Samahan niyo po ako magluto ng isang napakasimple ngunit napakasarap na putahe, ginisang giniling at ito ang mga sangkap. Patatas, carrots, giniling, bawang at sibuyas, asin, paminta at dahon ng laurel, kamatis, patis, at red bell pepper. Unahin na po natin magpainit ng kawali at mantika. At uunahin ko pong lutuin ang mga gulay, kagaya ng patatas. So, ilagay ang patatas. And kung mapapansin nyo, medyo dark yung color niya dahil siya po ang aking unang hiniwa. At dahil hindi ko siya naibabad sa tubig, siya po ay nagkaganyan ng kulay. Pero okay lang yan siya. Yan. Nagiging okay na yung color ng ating patatas. At kapag luto na siya, saka ko po siya hahanguin. Sunod po ay ang carrots. So, ayan ang aking carrots na niluluto na natin para po hindi siya matigas pag sinama na sa giniling mamaya. Then, ang ating giniling. So, haluin lang ng haluin. At habang pinuluto natin siya, lalagyan po natin ng asin at paminta. Haluin hanggang sa siya ay maluto, maging brown, bago natin siya gisahin sa bawang at sibuyas. Ayan, nagiging brown na ang kulay niya, kaya hahanguin ko na siya para isa lang na ang susunod. So, pagkahango ko ng giniling, yun na rin po ang ginamit ko na mantika para magisa. Inuna ko ang bawang. Wait natin hanggang sa maging brown ang kulay nito bago ilagay ang sibuyas. At hintayin natin na maging transparent ang kulay ng sibuyas bago natin ilagay ang susunod na sangkap, which is ang kamatis. So, hindi po ako gumagamit ng tomato sauce sa ginisang giniling. Kaya kung mapapansin nyo, marami-raming kamatis ang inilagay ko. And we wanna make sure na durog ang kamatis bago po natin ilagay ang giniling. Ayan. So, dinurog ko pong mabuti ang kamatis. Liligisin hanggang sa balat na lang ang makikita. Tapos po ay nilagay ko na ang giniling. Haluin lang mabuti. At hindi rin ako naglalagay ng sabaw para masarap na masarap yung lasa. Kapit na kapit at nanunuot ang lasa sa bawat subo. Ganyan. So, next ko pong nilagay ang ating pinritong patatas kanina. So, konti na lang po ang iintayin natin para maluto dahil lahat naman po sila ay niluto na kanina. Next ay ang ating carrots. So, di ba po medyo matagal yan lutuin kung isasama natin siya sa luto. Masyado na pong maluluto yung giniling and sila ay hindi pa. Kaya inuna na po natin siya lutuin kanina. Pagkatapos ay ang ating red bell pepper bilang panghuli.
at ang dahon ng laurel. So, malapit na po siyang maluto. Again, salt and pepper. Then, ang ating patis to taste. Ayan. So, ito na po ang ating finished product. Maraming maraming salamat po ulit sa panonood at garantisado pong ito ay masarap at malinamnam. So, thanks again for watching. Please like and subscribe.